just grow more. Full jar. At saka isang full jar at bonside armor. Last spray na ito. Bunga niya. Mix na muna tayo, mix. Lagom itong isa, no? Mm. Muna paputi ay. Piso ko yun. Sa dahon na eh. Itong hilo-hilong dahon, bapunggos. Sa ulan, mo ba? Oh, wala siya nilagom, no? Wala. Lagom siya eh. Lagom nga po, no? So, wala itong lagom, ah. Lagom. Wala rin puti. Lagom kayo, di ba? Muna yung papilit mong gud niya. Oo. Oh. Ito pala, guys, para sa ano to? Para sa punggos. Naulanan kasi tayo ng mga 2 weeks. Straight. So di tayo nakaspray agad. Dahil po dito sa mga yung spot-spot sa dahon at saka sa stock niya. Ito yun. Hanap tayo sample ito. Ito, ito, ito. Kailangan ito sprayhan ng ano. Ito. Sprayhan ng punggos. Fungicide. Wala naman masyadong epekto to sa mais, pero yung bunga niya magkakaano, yung parang popcorn pag harvest mo, parang popcorn siya, pumuputok. So yun yan, kailangan sprayhan ng full jar dahil sa ulan yan, 2 weeks kasi umuulan dito. Ito. Kailangan to ng fungicide. Pero di naman masyadong nakaka-apekto ito eh. Kailangan na talaga iwasan na natin yung sa bunga na. Pag hindi tayo mag-spray, yung bunga niya parang may pumuputok-putok. Yung parang popcorn siya. Pero parang sa development niya, wala naman siguro masyadong epekto yan. Sa bunga lang talaga. Ito, ganito. Nalit tayo eh, kasi 2 weeks umuulan dito eh. Hindi natin na-sprayan agad. Pero okay naman. Hindi naman lahat may ganun, pero kailangan natin i-prevent yung sa bunga na lang. Okay. I-spray tayo ngayon. Fungicide, insecticide at saka foliar. Okay naman bunga niya. Dalawa-dalawa kaya nag follow up tayo ng ano, foliar. Oh, dalawa yung bunga. Ito na malalaki na. Habol na habol to. Kaya paluapan natin ng foliar para ano, mabuo talaga yung dalawang bunga. Hindi naman lahat may ano, mga spot-spot yung dahon. Pailan-ilan lang yung ano, hindi masyado naiinitan. Yun ang tinamaan ng punggos eh. Kasi nga, dito. Ano niya, pinaputol ko na para mainitan.
Kaya doon banda marami kasi mataas pa yung makahoy doon eh. Hindi naiinitan masyado. Tapos ulan pa ng ulan. So ito yung epekto niya, full year. At saka yung pag-aabono na, timing ng abono. At saka pag-spray natin full year, lumabas dalawa. Paluapan natin ulit ng full year. Para makompleto talaga. Nalinis pa. Wala pa masyadong madamo. Kaya mahirap to sprayan actually kasi matataas na. Pag ganito kataas, so mas mahal ang bayad. Mga around 500 na ano per 500 per drum ng bayad. Unlike sa maliliit pa, 300 lang yung per drum dito sa amin eh. So no choice, maganda din naman. Ito. Daan ng fungus yan eh. Pero hindi naman lahat nagkakaroon. Yung hindi lang masyadong naiinitan dito sa tabi. Dito. Magkaka-fungus talaga siya. Pero nga ganito naiinitan dito na side. Hindi masyado. Walang tama. Sana ito pag makahabol siya. Pag ano, pag mafulyaran natin ngayon ulit. Pero yung iba pare-pareho eh. Ito problema natin mga guys, parang uulan na naman. Buti na lang nakasingit tayo ngayong spray. Uulan naman natin ito mamaya. Ulan ba no? Di ba masurong ulan eh? Hindi pa karun eh. Walang pagkalagom nyo no? Sa chlorine po siguro to sa tubig ba? Masin. Oo. Oh.
guys, yung lumilipad mga white fly, tatanggal natin yan, kaya pabaliktad yung pag spray pabaliktad yan nun sa white fly yun. Pagbalik nun, nakataas na naman yung ano, nozzle ng ano. Problema natin ito guys, mga ulan bunga. Sana makahabol itong mga ganito, kaya may pulyar tayo. Kaya update na lang ako next video mga ka-farm, para malaman nyo kung anong update sa ating naisan. Abang-abang na lang kayo. Hanggang dito muna.